Hi guys! Good evening! Sorry! Good morning, good afternoon all over the world! In the net! So, happy morning sa inyo lahat of Saturday! And it's Saturday of October. So, nasa second week pa lang tayo ng October. And now, nasa Burmans na tayo. So, it's malamig na simoy ng hangin and palapit na dumating ang amihan, ang hanging amihan. And the cold front. And of course, the holidays, okay? Malapit na magdatingan yan. So, ngayon, bago natin masumpungan ang mga bagay na yan sa buhay natin na ito, this year, 2022, meron muna ako sasabihin sa inyong mabuting balita ayon kay Juan o kay John. So, ano ba ito? According to the Bible, sabi rito, ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Sa gayon, magkakaroon sila ng buhay, according to John 20 verse 31. Pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay sa salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong Mesyas o tagapagligtas ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahagi ito, inilalahad kung paano ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya. Ang iba na may ayaw maniwala, bagkos sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13 hanggang sa 17 ang malapit na pakikisama ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalo na noong gabi bago siya dakpin. Sa gabing ito, na bisperas ng pagpapako sa kanya sa krus, pinalakas niya ang kanilang loob para maging handa sila sa mga mangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat kung paano siya dinakip at nilitis. Isinalaysay rin ang pagpapako sa kanya sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, at ang maraming pagpapakita sa mga alagad matapos siyang mabuhay na muli. Ang kasaysayan ng babaeng nahuli sa pangangalo niya according to John 8 verse 1 to 11 ay nakapaloob sa mga saklong sapagkat wala ito sa maraming manuskrito at mga unang salin bagamat kasama sa ibang kasulatan. Dito ay binibigyan diin ang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, isang kaloob na nagpapasimula ngayon at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at tambuhay. So makikita natin dito kung sino si Jesus. Sinabi rito na si Jesus ang daan. Ang isang katangi-tangi tampok dito ay ang paggamit ng karaniwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sumagisag at magturo ng mga katotohanang espiritual tulad ng si Jesus ay ang tubig, ang tinapay, ang ilaw, ang pastol at kanyang mga tupa at ang puno ng ubas at ang bunga nito. So guys, alamin natin ang verses kung saan natin mababasa na si Jesus ang daan. So, mababasa natin to sa John 14 verse 6. Sabi rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. So that's it. Si Jesus naman ang tubig, mababasa natin sa John chapter 4 verse 10. Sabi rito, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang uminom ng tubig na binibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. And si Jesus bilang tinapay. Mababasa natin ito sa John, sa Juan
Wait, tingnan muna natin bilang si Jesus bilang ilaw sa John 1 verse 4. Sabi rito, John 1 verse 4, mula sa kanya na ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. So, according also to verse 9, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan, si Jesus Christ. So, according to John chapter 8, verse 12, sabi rito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Okay? So, si Jesus bilang pastol, according to John chapter 10, verse 11, sabi rito, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 14 and 16, ako ang 14, 15 and 16 verses. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastol, ang Panginoong Jesus. So, si Jesus din, sa Panginoong Jesus din, ang puno ng ubas according to John 15, verse 1 to 8, sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Hindi nakapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno, gayon din naman hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Ang hindi mananatili sa akin na itatapon at matutuyo gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipul nila susunugin. Napararangalan ng Ama kung gayon, kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang, mga alagad ko nga kayo. So that's it. So si Jesus din ang tinapay ng buhay according to John. Teka, hanapin natin guys ha. Mababasa rin natin na siya ang tinapay. Sabi rito, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang pananalig sa akin ay hindi na nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba sa langit, sabi ni Jesus. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman, sabi ng Panginoong Jesus. Siya ang tinapay ng buhay. So guys, mababasa natin lahat ito sa aklat ni Juan o sa Book of John, John the Beloved, not the John the Baptist. So ito yung isang alagad ni Jesus na mahal, na pinakamamahal niya. So lahat ng mga alagad. So malapit ito kay Jesus. So nasa Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, ang lahat ng nakatala sa history about sa pagkapanganak, mga himala, paglaki, pagbabautismo, at ang mga bagay na ginawa ni Jesus bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo hanggang sa siya ay mabuhay after 3 days and umakyat sa langit. So nakatala sa Gospels na apat na ito, na Matthew, Mark, Luke, and John, ang mga tungkol, ang history tungkol kay sa Panginoong Jesus. So guys, napansin nyo guys, marami na tayong na-tackle up ng mga books ng Biblia. So it's
how many books? It's 66. So, sa librong ito, sa Biblia, ito sa Bible, eh, makikita natin ang lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. So, nandito na, nakasulat na sa Biblia. So, guys, hinihintay niya lang tayo upang buklatin natin siya para i-search natin kung ano yung mga chunks of wisdom and insights from God from above na makikita natin sa Biblia at mai-apply natin sa buhay natin sa araw-araw, guys. So, tingin ko, natakol ko na lahat ng libro. So, search ko na lang next time sa susunod na pag-aaral ko ng Biblia, sa pagbabasa ko, isa-search ko kung ano pa mga books, kung ano pa mga aklat ng Biblia ang babasahin natin sa susunod na mga panahon, opportunity na makagawa uli ako ng video according to the Word of God. Okay, guys? So, ang Diyos hindi nagpapabaya araw-araw. Tandaan niyo yan. Ni kahit kakatiting na oras, na segundo, hindi siya nagpapabaya. Humihinga tayo araw-araw, natutulog, gumigising, kumakain, and nakakaramdam tayo ng masasarap at hindi masasarap ng mga pakiramdam. Nakakasalamuha tayo ng iba't ibang uri ng creations, tao, bagay, halaman, hayop, mga ganung bagay sa mundong ito, and hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi rin siya natutulog. So, patuloy niya tayong sinusubaybayan araw-araw sa buhay natin ito. And payo ko lang sa inyo, guys, and I pray na manatili tayo sa Kanya hanggang wakas ng ating buhay sa daigdig na ito, cause Siya lang ang pag-asa nating lahat. Wala na tayong ibang makakapitan kundi Siya lang sa oras ng pangangailangan at sa araw-araw nating buhay. Okay, guys? So, I pray na patuloy tayong i-bless ni God daily at i-provide niya lahat ng pangangailangan natin para sa buhay natin na ito and para sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin and mga alaga nating hayop at halaman, mga things na iniingatan natin, o mga notes ko, yan, mahal ko itong mga to, yan, mga stabilos ko and the pens, yon. So, little things that God provided for all of us, pero makabuluhan and talagang kagamit-gamit sa araw-araw kong ginagawa sa mundo. Sa aking buhay, in this life on earth, sa bahay ko, sa dito sa, in our local town in Das Marinas, Cavite, Philippines. And I pray na pagkatapos ng COVID, ng pandemic na to, natapos na, umayos na uli ang mundo. And wag nila sanang natin sanang kalimutan ng Diyos. Ibigay sa Kanya ang pasasalamat at pagpupuri at pagsamba kasi yun lang ang hinihingi niya sa ating mga nilalang niya. Yun lang, wala nang iba. At ituring natin siyang Panginoon at Diyos ng ating buhay. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mami Yang and my YouTube channel, Ria Palmarogas Channel. You might like to click like, share, and subscribe, and comment if you want. And I'll try to get in touch with you guys. So, that's it for now. So, bye for now. See you next time. Good day.